Hello, kaibigan. Good morning po. Ito po si Marco Chan ng channel na ito. Ito na naman tayo. Ang ating pagbubulay-bulay ngayon ay ganito ang sinasabi niya. Ang kaligtasan ay higit pa kaysa pagsira ng masasamang kinaugalian. Ito ay paglikha ng mabuting character. Pero alam niyo paano pamagat ito, kaibigan? Gayto ba ang pamagat niya? Na dinamitan sa pagbabago. Bakit kaya ganun ang pamagat na binibigay sa atin na dinamitan ng pagbabago? Ito ay basahin sa Gawa 9 verse 1 to 9. Act o Gawa Tagalog. Ito po yung binigay na conclusion niya, pero hindi ko galing sa ibang verse to, Colossus 1:13, dito magkaparehas na. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipad tayo sa kaharian ng kanyang minamahal sana. Yan, kaibigan. Ito, mga ilaman na yung pagbabago. Yung kaligtasan natin sa madilim na landas tungo sa liwanag ng buwan kay Kristo. Yung po yun. Pero ito yung babasahin. Babasahin ko rin ng ano natin. Ito yung kwento ng ating pagbulay-bulay ngayon. Ganito ang sinasabi niya. Nang malaman ng isang editor ng pahayagan na may namatay na nangangalang Alfred Nobel, inakala niya na ito ang bantog na si Alfred Nobel na invento ng dinamita. Kaya inilithala ang pangalan ni Nobel sa anunsyong tungkol sa mga namatay. Tinawag niya si Nobel na negosyante sa kamatayan. Bakit sinabi niyang si Nobel ng negosyante ng kamatayan? Siyempre, dinamita yung ginamit niya, inaano niya dito, di ba? Kaya siyempre, ganun lang sabi niya. Maraming pinatay. Di ba? Ginagamit ng mangingisda yung dinamita, di ba, kaibigan? Siyempre, pag nasa bulan, patay. At maraming isda patay. Ito, pagpatuloy po natin. Nang mabasa ni Nobel ang anunsyo ng kanyang pagkamatay, ay para siyang isang bulag na biglang nabuksan ang mata at nakakita mula sa araw ng iyong nagtuon. Si Nobel sa pagkakawanggawa, lalo na para sa kapayapaan. Ito nagbago, di ba? Nagbago siya. Mas iba drama ang karanasan pag babago sa Saul ng Tanso kaysa kay Nobel. Habang nasa daan siya patungo sa Damasco upang usigin ang mga takasunod ni Kristo, narinig niyang tinatawag siya ng Panginoon mismo. Pansamantalang napulaw sa karanasan ito at nagdesisyon siyang italaga ang buong buhay sa pagbilingkod sa isang dati niyang inuusig ang kaaway na si Jesus ay naging masigasig na disipulo niya. Marami din ganon kaginaginalas ang ating karanasan. Ngunit tanungin atin na rin ang ating sarili natin kung nakikilala natin ang tagapagligtas na siyang nagbago
ng direksyon ng buhay natin. Kung hindi pa, hindi mo ito naranasan, basahin sa Juan 3 ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagiging pinaganap ng muli. Pagkatapos sa simpleng pananalangin ng pagsisisi, buksan mo ang puso sa kanyang ang isang papa sa pangako sa Panginoon ay naglalagay sa iyo sa bagong relasyon sa kanya sa pagwalang hanggan. Buhay ko nang hinipo, tunay na hindi gaya o mapaw ng lubos. Alam mo ba ang nangyari? Buhay ko bino ng Diyos. Yung kaibigan ay nangyari yan. Kung nangyayari na minsan marami tayong nakikita ng pagbabago sa buhay natin. Pero sa totoo lang, ang pagbabago binabanggit ayon sa Espiritu Santo natin. Yung Espiritu natin dapat na doon tayo matutuo. Yun ang pagbabago na sinasabi niya dito. Kasi minsan tinitingnan natin sa ugali natin, tinitingnan natin sa mga maraming bagay, pero ang totoo, pagbabago ng spiritual natin. Kung paano tayo tinuturo ng ating Panginoon sa pagbabago. Kapag tinanggap mo si Kristo at naniwala ka sa Kanya, may posibleng magbago ang iyong spiritual. Bakit kanya? Kasi hindi ka nabubuhay na sa iyong sarili, kundi nabubuhay ka sa Panginoon sa Kristo. Ganyan po ang buhay niya. Ganyan po ang sinasabi niya dito na ng dinamitan sa pagbabago. Yun po ang alam ko na kwento. Kung ayun ang kwento ko para sa inyo, yung pagbabago ayon sa Espiritu. Ganon din ang ginawa ng Diyos nung siya ay namatay, nung binigyan niya ng nung tinawag niya sina Juan, sina ano, na para sa pagbabago. Kung iintindihin natin ayon sa Espiritu Santo, yun ang dapat natin titingnan kung paano tayo magbabaguin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaibigan, yun ang kailangan natin, yung pagbabago mula sa Espiritu natin. Paano mangyayari kaya yun, Brother Mas? Brother Mas! Paano mangyayari yun? Sinasabi ng Diyos, sumunod ka sa akin. Paano ka susunod? Gawin mo ang pinag-uutos. Pakainin mo ang aking kumpero. Pakainin mo ang aking tupa. Di ba ganun na sinasabi niya? Oh, nung wala na si Kristo, ganun ang sinasabi niya dun eh. Bago siya umakyat sa langit, ganun ang sinabi niya sa mga apostol niya. Iniibig mo ba ako? Minamahal mo ba ako? Di ba? Kailangan pa nga si Pedro. Nagtatlong beses, kung iniibig siya, pakainin mo aking kumbero, pakainin mo aking tupa. Kaibigan, para sa ating kalaman, maraming salamat ulit. Kaibigan, ito si Brother Mas Kukya ng channel na ito. Nagsasabing magpasalamat tayo sa Diyos at makikita natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo natin. See you there tomorrow again. Ito na po. Goodbye!